nandito na naman si Tita Bet. Ang vlog ni Tita Bet ngayon ay paano magtanim ng mulberry at mga health benefits ng mulberry. Ang bunga ng mga mulberry. Tingnan niyo po kung gaano kadami ang nagiging bunga ng mulberry. Kaya ayan po, mancha na ng kamay ko, kakakain ng mulberry. Sarap! Super tamis po ng mulberry. At yan po talaga ay masustansya sa ating katawan. Ang kinukuha po ng mulberry ay yung kulay itim. Kasi pag ganitong kulay pula, asim! Pwede na! Super asim po talaga ng pula. Kaya po talagang ang inaani po ay kulay itim. Katulad dito. Ayan. Ay, nalaglag na. Nako, nadali na. Yan, yung ganito pong kulay. Itim. Yummy, yummy! Kasing negra ni Tita Bet, pero sweet. What? Ay, nakayan po talaga. Totoo. Sarap-sarap talaga. Super samis talaga ng mga kulay itim na. Napakasarap kumain ng mulberry. Ang dami na po namin naani dito. Kaya, pero dun sa taas, napakaraming hinog. Ay, nahuhulog. Yan, mag-aani muna si Tita Bet. Ani, 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 ani. Ayan po ang naani ni Tita Bet na mulberry. Ang dami! Yummy, yummy, yummy. Ang dami, dami. At ito po ang dahon. Pwede po natin itong, ayan, babasahin ko na nga po pala ang health benefits ng mulberry. Ang health benefits po ng mulberry ay bukod sa bunga, ang dahon ng mulberry ay maaari ring kainin. Woo! Pero sa totoo lang, hindi pa rin po namin ang subukan kumain ng dahon. Opo, pero ang murang dahon ng mulberry ay maaaring lutuin bilang gulay. Maaaring deep fried, ginisa at iba pang luto para sa dahon ng mulberry. Aba! Aba! Ay masubukan na nga rin namin to. Para, ayan, may gulay na naman ang bagong tuklas. At pag natuklasan na namin, dapat pala sinubukan na namin. Sige na nga. Tuloy, tuloy. Ginagawa ring tsaa ang dahon ng mulberry. Yon. Nagawa na po namin tsaa, kaya natikman na namin. Wala naman pong kakaibang lasa siya. Parang lasang ano nga rin siya, yung nilagang, ano ba yun? Bulaklak ng mais. Pwede na! Masarap. At ano ba yun? Asa na po? Pakuluan lamang ng mahina ang dahon sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Matapos ay lagyan ng asukal o honey at maaari na itong inumin. Palamigin at lagyan ng yelo upang maging mulberry iced tea. Ayan po ang paggagawa ng ating iced tea. Kasi po ayun, sinubukan na namin, talagang pwedeng-pwede, masarap. Masarap siyang gawing tea. Hindi ko lang alam kung kailangan pa bang patuyuin. Kasi kami naman hindi na namin pinatuyo.
dinerecho na namin nung inaani namin. Pero parang ang nalaman din ng anak ko sa research ay yung patutuyuin sa hangin lang. Hindi natin pwedeng ibilad sa araw kasi mawawala ang sustansya. Kaya po kapag tayo nagpapatuyo ng mga ginagamit nating parang katulad din dun sa ano ba tawag dito? Yung ginugulay, ano nga? Ano nga? One eternity later. Malunggay yun. Ang malunggay din po ay napaka effective din na talagang gawing tsaa yun. Dahil napaka ano ba yun? Masustansya siya. Pero ganun nga po talaga, air dry. Woo! Ingit. Air dry. Yeah! Pwede na! Oo, hindi po dapat nating ibibilad sa araw tulad nito. Kasi po kung gusto nating mag-imbak para halimbawa, tawag dito, tayo ay magbebenta. Yun! Pwede na rin kami magbenta ng dahon para sa, ano ba yun? Mulberry tea! Yan. Ay, tuloy na natin ang, daldal ko kasi, no? Tuloy na natin ang mga health benefits. Potential health benefits ng mulberry, nakakapagpababa ng blood sugar. Oh, kita nyo na yan. Yung mga matataas po ang sugar. Natawa ko. What? Kasi ang asawa ko, mataas ang sugar pero ayaw niya yan aminin. Ang lagi ko sa kanyang nilalaga, isa pa po itong tips, ay okra. Saan tayo uli mag-vlog ng okra? Pakabisa po. No? Nakakapagpababa rin siya ng cholesterol, blood pressure, at nakakatulong para maiwasan ang bara sa ugat. Ayan! Kita nyo na po yan. Napakarami po talaga ng health benefits ng mulberry! Kaya po, talagang ano yung masaya po talaga na napunta rin kami dito sa bukid. Kasi, ayan, marami talaga kaming mga nakakain na pampa, anong bang tawag dun? Hindi na kami bibili pa para magkaroon kami ng mga pagkain na may mga maraming ano, sustansya sa katawan. Yan. Tulad ng mulberry. Marami kaming mulberry. Ilang puno ang aming mulberry. Kaya yon, yun, lahat ng o-order ng mulberry. Pantanim na mulberry. Like and subscribe sa aking page. At doon po namin ipopost ang aming pantanim na mulberry. Sige po, tuloy na naman si Maingay na Tita Bet. Mayaman din sa antioxidants upang maiwasan ang mga sakit tulad ng cancer. Oh, kita nyo na yan. Ay, Diyos ko po, para hindi tayo magka-cancer. Ay, kainan na natin. Oh, tamis. Kala nyo ah. Pag mapula yun, maasin. Hola, diretso. Mayaman sa sustansya ng vitamin C, beta-carotene, iron, calcium, at zinc. Oh, hindi ko na naintindihan mga English yun. Talaga namang anak ko, hindi Tinagalog. What? Ha? Hindi ko po alam yun. Hindi ko mapapaliwanag. Baka sabihin ko yung ano, iron ay bakal. Patay. Sige, sige. Tuloy tayo. Mayroon ding compound sa bunga na maaring makatulong para pagpababa ng timbang. Aba! O yan! Kaya pala ako sumeksi. Ha! Pwede na! Kain kasi ako ko nakain ng mulberry. Ayan na. Magtanim na po tayo ng mulberry, yung mga medyo mataas ng timbang. Kasi po pala ay nakakapagpababa ng timbang. Ah, siya, pakakainin ko yung anak ko. At ah, saka asawa ko. Para bumaba ang timbang. Ay, nako naman. O, yun po ang mga health benefits ng mulberry. Kaya po, ang sunod natin ay magtanim na ng mulberry. Papakita naman sa inyo ni Tita Bet kung paano magtanim ng mulberry. Kasi po ay pwede rin natin siyang patubuin sa tubig at pwede rin natin diretso sa lupa.
Yan po, magtanim na naman tayo! Ayan po, at magtatanim na tayo. Tulad po nito, ito po ay binabad sa tubig. Kaya, nagkaugat na at saka ayan, nagdahon na siya kaagad. Ayan po, oh, may mga ugat-ugat na siyang maliliit. Pero sa totoo nga lang po talaga, may ugat-ugat na siyang maliit. Pero ang totoo po nito, mahaba yung ugat na bali. What? Naputol! Ah! Yun na naman! Sayang tuloy. Kaya sabi ko talaga, kailangan na itong idiretso na sa tubig. Ayun nga pala, ang mulberry nga po pala ay iba't iba ng varieties. Hindi namin alam yung varieties ng aming mulberry. Kasi sabi ng anak ko, meron din daw ng mga mulberry na malalaki talaga ang bunga. Kaya yun, yung mulberry namin, saktong laki lang. Pero saktong sarap. At yun din, kasi diba may mulberry kami doon. Tapos may mulberry kami doon. Pero yung mulberry ko dito, mas super sweet. At yung doon sa likod, medyo may konting asin. Kaya yun nga, iba't ibang variety ang mulberry. Etong variety na ito, mas malalaki daw ito ang bunga, sabi ng anak ko. Kaya yun, siya na naman ay kumuha ng pantanim. Tatanim na natin. Ito naman po ay itutusok lang natin basta. Sa lupa. At yun na po. Ay, mabubuhay naman niyang kaagad. Pero kailangan po talaga ay sa lilim. Hindi naman po maarte itanim ang mulberry. Pero syempre, kailangang alagaan. Yan, meron na po tayong bagong mulberry. Sana nga po talagang malalaki ang bunga nito. Parang kakaiba nga ang dahon niya. Ayan. Ang pantanim natin po na mulberry ay katulad nito. Yung parang may ganyan node, sanga-sanga. Dyan po kasi lalabas yung kanyang magiging dahon. At saka po, pagkukuha tayo ng pantanim ay yung matigas ng ganito. Yan na po ang pwede nating itanim. Hindi po natin pwedeng itanim yung green pa ang sanga. Yung ganyan pa, na kulay green. Hindi pa po yan pwedeng itanim. Ang kailangan po natin kukunin talaga yung ganyan, yung matigas na siya. Yung matigas na sanga. Yan po ang pantanim. At itanim na natin ito. At para dumami ng dumami ang mulberry ni Tita Beth. Pero po sa mga gustong umorder ng pantanim, marami na po kaming pwedeng ibentang pantanim. Dahil nalalaki na ng puno ng aming mulberry. Hey! Yan na po ang ating mga mulberrying tinanim. Ito po kasi ay bagong putol. At ito naman po ay pinasibol sa tubig. Kaya po ito may dahon na. Itong isa, wala pa. Kasi, bagong puto lang siya. Ito ay pinaugat sa tubig. Kaya po, ganun po ang pagtatanim ng mulberry. At ayun nga po pala, ICU na naman po natin to. Para mas madaling mabuhay. Ito po ay in-ICU ko na naman, oh. Dito taka kasi itong takip. Ayan o, buhay na naman. Kaya napakabisa po talaga ng ating mahiwagang taklob. Yan ang tawag ni Tita Bit dyan. Mahiwagang taklob. Ay, tuwa-tuwa ako. Kasi po itong halaman na ito ay napakaganda ng bulaklak. Eh, doon na naman sa aking napuntahan, nakita ko siya. Pangalawang hingi ko, kasi nung una hindi ko nabuhay kasi hindi ko kaagad natanim. Ay ito, itinanim ko talaga siya kaagad. Kasi parang medyo natuyo ata yung una. Kala ko, sabi ko, ay hindi ata mabubuhay sa tusok-tusok. Aba, ayan, masaya. Dalawa ito, meron pa akong isa doon. Hiramin natin si mahiwagang taklubuna. Kasi, ayan po, kailangan nating para sure tayong mabuhay. Kasi tingnan nyo yun, oh, buhay na buhay.
Eh, dapat basa. Eh, pero ito naman po ay basa, lupa ko kasi maulan. Ayan, di ko na babasain. Yung isa, pwede lang hindi na ICU to kasi may dahon na siya at saka may ugat na. Kailangan po talaga ang mga tinatanim natin. Hindi nagagalaw-galaw. Kaya dapat ilalagay natin talaga siya dun sa walang makaka ano sa kanya. Yung hindi siya magagalaw talaga kasi pag nagagalaw natin ang mga tinatanim natin, yun, delikado rin siyang mamatay. Kaya ako, lahat talaga ng mga tinatanim kong walang ugat, nandun sa may gilid na hindi talaga sila magagalaw. Kaya po ito, ayan o, buhay na buhay na buhay. Susunod po tayo ay mag, ano naman tayo, follow up sa mga pinapatubo ni Tita Beth. Hanggang sa susunod po ulit vlog ni Tita Beth. Kaya po like and subscribe! Like and subscribe everyone! Thank you! God bless po sa ating lahat. I love you, I love you, I love you all!